Hindi ako nagkukwento based on my opinion lang, kundi I also have experience sa ganito, sa mga industry na ito. At ito yung proof ko, papakita ko sa inyo. Nung once na naka-attend ako sa National Managers Convention ng Yamaha, way back 2015. Yan, may picture ako, no? Hanapin ko lang, kasama ko yung president ng Yamaha Philippines. Hello guys at welcome back sa ating channel. Ngayong araw ay may panibago tayong mga tanggap dito sa shop natin. At ang maganda dito guys ay mga repeat customer natin sila. Ito yung nakaraan na pinakita kong video, yung combo vinyl and dark transfer paper na pinagawa sa atin ng DSWD. At isa pa yung dati na rin nating customer na nagpagawa ng customized na shirt. So, ang maganda dito guys, kagaya ng binanggit ko nga, ay repeat customer sila. Gaano ba kahalaga na mag-gain natin o ma-achieve natin yung ganun na magkaroon tayo ng mga repeat customer? At ano ba yung implication ng ganun na meron kang mga repeat buy and repeat customers? No? Para malaman mo yan, ay tapusin mo yung video natin. Panoorin mo hanggang sa matapos dahil may mga ikikwento ako na makaka-relate yung iba sa inyo. At kung hindi man, ay may matututunan kayo. Okay? Pero bago yan, magpapakilala muna ako sa inyo. Lalo na kung bago ka pa lang sa ating channel, welcome sa iyo. Welcome kayo dito sa ating channel. Ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Kaya, ang business ko ngayon ay ito nga, computer repair and digital printing. Kaya kung gusto mong makapanood palagi ng mga tutorials, tips, and video about sa mga bagay na ito, ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Visit mo na rin yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa ating mga upload. Yun nga, no, gaano ba kahalaga na magkaroon tayo ng mga repeat customer? Ang kagandahan o ang kahalagahan nun na meron kang mga repeat customer, ibig sabihin maganda yung services at product. Isa yun sa factor kung bakit bumabalik yung ating mga customer. At good sign yun, no? Kasi nga na ibig sabihin kung ano man yung ginagawa mo ngayon sa yung mga services at yung style mo sa paggawa ng iyong product ay effective yun. At yung mga repeat customer na yan ay sila yung mga magiging loyal customer natin. Na every time na meron silang kailangan na service yun na related dun sa iyong business ay ikaw at ikaw yung una nilang maiisip. Ikaw yung hahanap-hanapin nila. Diba? Kaya habang nabubuhay yung mga customer mo, sila din yung bubuhay dun sa business mo. O, kasi sila din yung babalik-balik every time na meron silang ipapagawa or bibilhin sa'yo. Diba? Isa pang factor kung bakit may mga repeat customer, minsan naman kasi hindi natin ma-perfect yung product, yung services natin. O, isa sa dahilan kung bakit sila bumabalik ay yung mismong entrepreneur o yung mismong salesman, no, kung paano siya nagbebenta, paano siya nagko-communicate dun sa kanyang mga customer. No, dun the way na tayo ay makisama sa mga customer natin. Yun ay napakahalaga. Kasi minsan kahit hindi perfect yung product, hindi maganda yung services, no, pero maayos yung pakikitungo mo dun sa customer, napapatawa mo siya, no, papasmile mo siya, ay malaki pa rin yung possibility na mag repeat buy or maging repeat customer siya sa'yo. O, kaya lagi nating tatandaan yung dalawang yon, yung product natin and yung the way na product and services, yung quality ng product and services and yung the way na tayo ay mag-interact, no? Or mag-communicate dun sa ating customer. Yun yung dalawang bagay na napakahalaga para makapag-gain tayo ng repeat customer. At isang halimbawa nga dyan, nung ako ay nasa motor trade, no, yung Yamaha and Honda,
Si Yamaha kasi, although alam naman natin na medyo nasasapawan ng Honda, no? Ang maganda kay Yamaha, yung focus niya sa after sales. Pagdating sa mga warranty, no? Talagang doon sila mabilis. No? Bakit ko nasabi yan? Kasi almost 1.5 years ako na naging manager sa Yamaha. And yun yung na-experience ko. Nasa 2 to 3 weeks, basta maayos yung pag-process ng mga empleyado na nasa branch, darating na kaagad yung pyesa ng customer. No? At ready na maikabit ulit dun sa motor na customer. No? While sa kabilang side naman, ang Honda, sa tingin ko lang sa aking observation, is focusing dun sa quality, quantity. No? Nagmamas production sila. And sa akin lang din observation, no, hindi sa ako ay may kinigilingan or may pinipili akong product, ay parang nag-lower yung kanilang quality, no, pagdating dun sa mga pagdating dun sa quality ng mga motorcycle nila, parang medyo na dip na tawag dyan, medyo bumaba yung quality nila and dumami yung kanilang production. So ang point lang doon is darating yung time na baka mabawasan yung customer nila, kasi there are customers na naghahanap ng talagang better quality na product and services. And ayun nga, kung hindi pa maganda yung after sales nila, ang ano dyan, talagang kung ako yung customer, I will choose Yamaha. No, kasi nga, maganda yung quality ng product and yung after sales maganda. Hindi ako nagkukwento based on my opinion lang, kundi I also have experience sa ganito, sa mga industry na ito. At ito yung proof ko, papakita ko sa inyo. Noong once na naka-attend ako sa National Managers Convention ng Yamaha, way back 2015. Yan, may picture ako, no? Hanapin ko lang. Kasama ko yung president ng Yamaha Philippines. Hindi ko lang malala yung name niya. Kasi dun sa certificate, no, medyo matagal na. Pero I think Turo Usugi, no? Yun yung pangalan ni sir, yung president ng Yamaha. At yun nga, hanapin ko yung picture para makita niyo. So dun sa event na yon, talagang na-meet namin lahat ng mga president ng mga motorcycle dealer, yung mga may-ari ng kumpanya, and yung mga executive ng Yamaha Philippines. And na-experience din namin doon yung inside racing, yung convention ng mga motorcycle enthusiasts nationwide sa World Trade Center. At napakasaya ng experience na yun. Napakadaming mga customized motorcycles na mga ganda yung kita namin doon. And yun lang, no? Ganun kahalaga yung repeat buy, repeat customer sa ating mga business. No? Sa madaling salita, sila yung bubuhay sa business natin. Kung wala yung mga yan, yung mga customer na yan, ay siguro kung hindi man bumagsak totally yung business mo, ay hindi ka ganun kaganda yung progress. No? Kasi yung mga repeat customer na yan ay naka-experience sila ng maganda sa atin. And sila din yung magre-recommend sa iba. No? Yung tinatawag na word of mouth na napakahalaga din sa isang business. No? Pagka nag-share yan sa mga friends nila, sa mga kilala nila, na ganun kaganda yung na-experience nila sa yung product and services, and the way na mag-interact ka sa mga clients mo, ay malaki yung possibility na marami pang customer yung madagdag sa iyo. Okay? So yun lang muna ngayon, and I hope meron kang natutunan sa counting tips and advice na naibigay ko sa araw na ito. At ako ay tutuloy muna ulit sa pagtatatak nitong mga t-shirts na natanggap ko ngayon. Ito. Kunti lang naman ito. Siguro nasa 20 plus lang. Pero syempre malaking bagay na rin yan. Lalo sa mga small business na kagaya ko na nasa bahay lang. At muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.